Ang kagandahan dito, hindi pa gaanong na-traffic ang mga ganitong lugar dito sa Mindanao, ay gumagawa na sila ng mga bagong kalsada, kagaya na lang nitong flyover. Yan, so makikita natin dito sa gilid ng kalsada ang mga nakahilerang palm trees. Dahilan para tawagin City of Palms itong Tagum City. Para akong nasa expressway kasi makikita na walang traffic, tapos maganda pa ang kondisyon ng kalsada. Good morning guys! Welcome po sa ating panibago na namang vlog at ngayong araw ay bibisitahin po natin ang tinaguriang Palm City ng Pilipinas para silipin at kumustahin ang ginagawang flyover sa Tagum City. Ito po yung flyover na maihahalintulad natin sa mga naglalakiang Skyway sa Metro Manila. Dito sa Davao City, magta-travel po tayo na may gitasang oras papunta sa Tagum City kung saan makikita itong ginagawang flyover. At bukod sa flyover ay titingnan din po natin ang mga naggagandahang kalsada dito sa Southern Mindanao. Balita ko kasi makikita din sa Tagum City ang kalsadang nahawik sa mga kalsada doon sa Dubai. Aalamin po natin yan kung meron nga bang ganito dito sa Pilipinas. Sa mga first time dito sa Davao City, I'm sure ang una niyong mapupuna ay yung mga malalapad na kalsada. Dito kasi ang kalsada ay malaed sa ang tema. Yon, may mga overpass, underpass, at maliban dyan, nariyan din ang hindi mawala-walang traffic congestion. Habang binabagtas po natin itong kahabaan ng kalsada papunta sa Tagum City, shoutout po muna natin ang mga solid SEFTV subscribers po natin. Yon, so shoutout po natin si Reynaldo Salanyo ng Caloocan City, Ronald Zabala ng Kuwait, Mary Grace Malasaga, Nasir Ibarra ng Hawaii, Christina Rizardo ng Oman, Philip Radok ng Toronto, Charlie Panya ng Bohol, at patiin din po natin yung mga kagrupo natin sa Aerox Club Philippines, lalo na kay Jalil Banto ng Sugod Southern Lake. Ginagawa na rin dito ang kanilang flyover dito sa Panabo City. Gawa sa steel, kikita nyo naman. We'll be right back.
matapos ang mahigit isang oras na travel mula sa Davao City, ay narating na rin natin itong Tagum City. Yan, so nandito po tayo sa Tagum City na kung saan makikita itong napakagandang kalsada. Yan, so makikita natin dito sa gilid ng kalsada ang mga nakahilerang palm trees. Yan, dahilan para tawaging City of Palms itong Tagum City. Ang kalsadang ito ay may 6 lanes, center island at maliliwanag na mga streetlights. Yon, so mula naman dito, puntahan naman natin ang sentro ng Tagum City kung saan makikita ang ginagawang flyover. Makikita po natin dito na puspusan pa rin ang ginagawang konstruksyon sa malaking bahagi nitong flyover. Itong flyover nga pala ay may habang aabot sa mayigit 1.6 kilometers, meron itong 25 bridge piers, ang kalsada naman na iibabaw dito ay may lapad na aabot sa 4 lanes. Yun. Nagkakahalaga ang proyektong ito ng mahigit 1.6 billion pesos at napapailalim sa programang pang-imprastruktura ni Pangulong Duterte. Taong 2017 nang umpisahan ang paggawa sa flyover at inaasahan na sa taong 2021 ay matatapos na ang nasabing proyekto. Wow, flyover! Grabe talaga yung Tagum City. Ginawa ang flyover na ito para maiwasan ang lumalalang traffic sa lungsod at mas mapadali din ang biyahe ng mga kababayan nating magmumula at pupunta sa mga kalapit lungsod at bayan. Marami man ang kumukwestiyon at tutol sa pagtatayo ng kauna-unang flyover sa lungsod, hindi naman ito naging hadlang para magawa ang kalsadang magpapabilis sa pag-unlad ng probinsya. Ang kagandahan dito, hindi pa gaanong matraffic ang mga ganitong lugar dito sa Mindanao, ay gumagawa na sila ng mga bagong kalsada, kagaya na lang nitong flyover, para nga maiwasan ang sitwasyon na kagaya ng nararanasan sa Kamaynilaan. Kaya lang naman nangyari yan dahil napabayaan ang mga programang pang-imprastruktura noong unang mga nagdaang administrasyon.